Hello mga ka-DIY, nito naman tayo sa aking YouTube channel, Various DIY. Okay mga ka-DIY, mayroon po tayong bagong issue ngayon. Ito po ay ang aking busina, wala po tayong busina, wala tayong horn. Ayan, kahit ano pong pindot natin, kahit i-switch on na po natin, ignition on, wala po. Wala po tayong busina. So kailangan po natin i-check ang ating busina. I-diagnose po natin kung anong problema. Unahin po natin yung relay tsaka fuse. Pumunta muna tayo doon. Tapos busina, check natin kung may busina tayo. Pero nakaraan naman ginamit ko to, may busina naman ako eh. Ewan ko ba't anong nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Bakit nawalan ako ng busina? Hindi ko alam kung nag-shorted ako. So sana sa fuse lang para madali lang o sa relay. Medyo may kamahalan ng relay pero okay lang. Pero kung wala pa rin doon, check natin yung relay niya, fuse. Kung okay naman, pupunta tayo dito sa wiring ng ating busina. So i-check din po natin yung mga contacts niya dito sa loob. Eto, baka hindi na rin ito nagko-contacts. Itong mga switch niya, so i-check din po natin yan. So, antabay lang po mga ka-DIY, standby lang po tayo. Okay mga ka-DIY, ngayon i-check na natin yung relay. So, check natin yung relay ng horn. Ito ang relay niya. Ang relay. Ayan. Ito. Anyway, relay. Pero meron pa siyang fuse. So, nakalagay sa fuse niya. Pangatlo. Ayun. Ayan, mga ka-DIY. Check muna natin yung fuse niya. So pangatlo, so dito 1, 2, ayan ang ilaw yan, yung 10 ampere. So wait lang, kuha lang tayo ng long nose. So check na natin, ibutin natin yan. So sana fuse lang mga ka-DIY para. Ay hindi, meron eh. Okay mga ka-DIY, check natin yung wirings ng ating busina dito sa loob, yung sa button nya. Yan, check natin. So tatanggalin natin yung mga bela. So ganito lang guys, ganito lang mga ka-DIY. Ito, ito ang positive niya. So, positive niya yan. Tignan natin. Tapos yung negative. Umilaw. Tapos yung relay. Yung relay niya, tumutunog. May vibration sa relay. Narinig yan. Meron. Okay, i-check natin ang ating busina. Yan. Check natin yan. Kung gumagana ba yan. 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 Positive, negative. Tapos, hanggang natin dito. Gumagana. Tap natin. Check natin sa battery. Wala. So, wala. Pabalik na rin. Wala. Wala siya mga ka-DIY. Try natin isa. Ayan, positive, negative, tap natin dito. Wala ka dito.
natin. The best nito, kukuha tayo ng sample na kusina. Tapos, i-connect natin sa mga wire niya para ma-check natin mabuti, ma-sure natin, ma-confirm kung talaga walang linya to. Saka natin mahanapin yung baka itong linya to kung bakit kung wala talaga siyang power or nag-lose lang connection. So, hanap tayo ng busina. So, ito mga ka-DIY, ito yung busina ng aking Honda Beat. So, itatry natin to. Subukan natin to. So, sa-print natin positive. Ay, positive, negative, positive. Tapos, as, yun. Nalibigay po. So, meron. Meron po siya. Kahit magkabaliktad po yan, okay lang. Ibig sabihin po, itong battery po natin, itong busina po natin na ito, hindi na po talaga siya gumagana. No? Sira talaga siya. Kaya ako siya nasira. Kaya ito maganda. Kahit magkabaliktad naman, okay lang. So, ayan. Gumagana yung ating linya, connection linya, gumagana yung connection ng ating busina. So, ang talagang sira niya ay busina ng ating sasakyan. So, wala na to. Sira na to. Kasi kahit anong tap natin, wala. Hindi talaga siya gumagana. Pero ito, nung tinap natin siya sa positive, nung tinap natin siya sa manubela, so, isa pa ulit. Siguro, mapapakinggan natin dyan. Tibayin natin yung ano, tibayin lang natin pagkakagabit ng busina kasi nahuhulog yun. So, yan siguro, yan. Mas maganda dyan, hindi nga mahuhulog. Yan. So, kapakinggan na lang natin. Sa mga ka-DIY, tap ko to, positive, sa ground. Kasi ito ang pinaka-ground niya, yan. Oh. So, ibig sabihin, meron talaga. Okay ang buttons natin, okay ang relay natin, okay din po ang fuse, ang sira natin, ang sira, pinakasira talaga ng busina natin ay yung mismong busina. So, ito, kailangan natin palitan. So, bibili lang po tayo yan. Siguro, mga 200, 300 plus, makakabili na tayo yan. Tinesting ko po sa auto shop. Siyempre, kailangan natin pa-testing pag bibili kayo. Kaya testing ko po. So, dito, i-testing naman natin sa dito. So, ikabit lang natin. Wait lang mga ka-DIY. Ayan po, testing natin. Ikabit natin. Okay lang po yan, magkabaliktad. Wala pong kaso. Kahit magkabaliktad po yan. So, ayan po. Itatap ko na po sa may button, sa wire. Hindi pa nakakabit yung manubela, so itatap ko lang po. Kung mapapakinggan nyo, marinig nyo naman yan. Kahit di po yan naka-switch, na naka-on position. Wala po, so, wala si po. Sa kanya. Dapat tutunog na po yan. Yun po kasi po yung pagkakirewire sa kanya. So kahit hindi po yan naka-on position, tutunog na po siya. So ito na po, itatap lang po natin sa ground. Yan po, narinig niyo po. Oh. Tatap lang po natin siya, oh. Sa ground. Kaya dito po. Oh, dito. Lumikit lang po siya dyan, sa ground niya. Testing na po natin. So, okay po siya. Okay na po. Yun na po talaga ang problema niya. Ang problema lang po talaga niya ay busina. So,
Tapos tigpo po natin yung isa. Dalawin na natin ang pagkakadala screen change. Ang isa. Ay, tip ko pala mga ka-DIY. Ngayon ko lang ito naisipan eh. Kasi hindi ko alam kung bakit nasira yung musina ko. Gumagana naman ang nakaraan. So, tip lang ako mga ka-DIY. Itong dulo nito, so maganda siguro maglagay kayo ng fuse. Hanapin nyo kung saan ang positive niya. So yun mga ka-DIY, nakabit na natin yung fuse. Okay, ganyan lang din ang gagawin natin sa kabila. Kabilang lagayan. So hindi ko na ipapakita, kayo na bahala kung lalagyan nyo ng fuse ang inyong wire sa may tabi ng kusina. Ako, mas prefer ko ganun kasi tulad yan. Nagulat ako, nasira na lang yung kusina ko na hindi ko expect. So, nabuti ko nalagyan ng wire. Fuse. So, pwede naman tayo sa manubela. Paano mag-rewire ng... Paano tayo mag-rewire ng manubela? So, yung manubela natin, ito. Ayan. So, yung may dalawang button. Ayan. Tapos, dito sa wiring niya. Ito. Ito yung positive niya. Ito yung linya niya. So, pag dinikit nito sa ground, ito, buong paligid nito, ground. Pag dinikit niyan, may busina. So, ibig sabihin, dapat, itong dalawa na ano, buttons, yan, kung nakikita nyo. Yan, yung dalawang buttons ito, isa siya, yan, yung kulay, yung, ito, gagawin natin yung kulay red, ito ang positive. So, green ang negative natin. O, pwede naman itong green ang negative, tapos, itong yellow dito, tapos, ito isang basta yung isang kabila, positive, isa, ground. So, dito yan, pasok sa, dito natin ipapasok yan. Kung nakikita nyo, yan. So, ipapasok natin siya dyan. So, ito yung nakapaligid na to, yan, dun ang pagliligtungan ng ground. So, yan. Yan siya, o, didikit na lang siya dyan. Nakaligit yung dyan. Yan. Diyan natin iluluktong yung ground niya. Emblem. Ito yung magsisimbling ground natin. So, set up na natin. So, ito yung positive. Ikabit nyo sa isang linya. Ito. Yung positive natin, guys. Nasa gitna. Nasa gitna. Yan. Yung ground. Ito yan. Yung nakapalibot. So, titikit yan dito, mga ka-DIY. So, pasok na natin. Malinis lang sana pagkakakabit. Meron naman yan dito mga ka-DIY o. Daanan ng wire. Para hindi mapipit. Meron natin hindi siya mapipit. Gusto lang siya. So, kasi hindi pa siya nakakabit. Nakadugtong. Kasi nakadugtong yung outing. Tornilyo. Mga ka-DIY, tapos na po tayo. Nakabit na po natin. Lahat. Okay, sila naman natin ang tigas na, lock na. Okay, tapos na po. Mga ka-DIY, so ayun na po, tapos na po ang ating ang ating pag ayos ang ating busina. Ayos na po yan. So ano po naman nagawa natin, check po natin yung unang-una, check po natin yung relay.
Chinek din po natin yung ating fuse. So doon po tayo unang magbe-base. Sa wire, buttons, mga buttons niya, check din po natin yan. Tapos, check din natin yung busina natin kung gumagana. So, ganyan lang po mag-diagnose or mag-ayos ng ating busina. Pag bigla na wala yung busina nyo, check nyo po agad yung isa-isa. Hanapin nyo po agad. Tapos yung mga tips ko po, huwag nyo pong kalimutan dahil malaga din po yan, importante din po yun. So, yun lang po mga ka-DIY. Maraming salamat po. Ngayon mga ka-DIY, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Like and share nyo na rin po para mas dumami pa po ang ating mga subscriber. Tulungin na po sa akin yun. Maraming salamat. At lumaki din ang ating community. Alam ko na po na nakakatulong ako sa inyo sa pag-aayos. DIY lang po ang ginagawa natin. So, kaya ko po, mas kaya nyo din. Kaya nyo rin po yan mga ka-DIY, lahat po. Kaya natin. So, wala rin pong madali. Pero, mas maganda ang ano po yan, ang values po yan, nagsuduro tayo sa pag-aayos ng ating sasakyan. So, yun na po mga ka-DIY, maraming salamat po.